sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni KBBM News PH. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya sama nyo ako guys, let's go! Mga KBBM, matapos ang palpak na operasyon ng mga pulis na butas kung saan ay ikinasawi ng isang minor de edad dahil sa mistaken identity, sinibak na sa pwesto ang hepe ng nabutas pulis at ang mga tauhan nito dahil sa naganap na insidente. Sa kabila nito, nakahanda namang sumagot ang hepe na si Colonel Alan Umipig sa gaganaping investigasyon kaugnay sa kaso. Ganun naman po talaga upang maayos na maimbestigahan upang malaman po kung sino yung may pagkakamali at may mga pagkakasala. Sa kabila nito, nakahanda namang sampahan ng samot-saring kaso ang mga sangkot na pulis at ito ang ipinahayag ni NCRPO Director Jose Milencio. Sila command responsibility and the lapses in the conduct of investigation. For the Cebu Police to fulfill or to supervise these investigators as well as the operation that was conducted yung August 2. Kasabay ng naganap na si Bakan sa pwesto sa Philippine National Police, isa rin sa mga napatalsik sa posisyon sa Kamara, itong si Congressman Arnolfo Teves Jr. Kung saan ay inilaglag na siya ng mismong mga kasamahan niya sa Kongreso. With 265 members voting in the affirmative, 0 against, and 3 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report Number 717 on the matter of Representative Arnolfo Arnie A. Teves are now adopted. Samantala, matapos ang naganap na pagdinig sa Kongreso kamakailan, kaugnay sa iba't ibang isyo na kinasasangkutan ng mga opisyal ng Bureau of Corrections o BUCOR, umapila itong si DOJ Secretary Boy Rimulya ng dagdag pondo para sa pagsasaayos ng New Bilibid Prisons. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Dadagdagan yung pondo ng Bilibid mga kaibigan, no? Yan eh, hindi nga nila magawa ng maayos yung trabaho ng mga kwan. Sama-sama nating panuurin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay KBBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, na KBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Hihirit nga ng Department of Justice sa Kongreso ang dagdag na pondo para sa mga persons deprived of liberty sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, aminado ito na hindi sapat ang nakalaang pondo para sa lahat ng mga inmates sa loob ng National Penitentiary. Batay sa report ng Commission on Audit, ang bawat person's deprived of liberty ay mayroong 70 pesos na meal allowance kada araw, habang 15 pesos lamang naman para sa kanilang medicine allowance. Muling nabuhay ang usapin hinggil sa budget ng mga inmate matapos na kumpirmahin ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na pinapayag nila ang mga inmate na magkaroon ng e-wallet. Ito anya ay isang coping mechanism ng mga ito upang malapanan ang gutom sa loob ng piitan. Ayon sa kalihin, hihilingin niya sa Kongreso na bawasan ang ilang budget na ilalaan sa ilang proyekto ng kanilang departamento at dagdagan na lamang ang ilalaang pagkain para sa mga bilanggo. Git pa nito na ang tanging pag-asa upang maging maayos ang buhay ng mga individual na bilanggo ay nasa kamay na ng Kongreso. Nais rin ang kalihim na maging maayos ang pagtrato sa kalagayan ng mga inmate. Kung maaalala, aabot sa 170 na mga bangkay ang nariskubre na nakaimbak sa funeral home sa loob ng Bilibid. Batay sa sinagawang autopsy report, lumalabas na 75 sa mga ito ay malnourished at marahil ito na ang kanilang ikinamatay. Umaasa naman si Rimulya na mapagbibigyan
ng Kongreso ang kanilang hihilingin na tamang pagtrato at tamang pagtustos sa pangailangan ng mga inmate sa New Bilibid Prison. Narito ang bahagi ng payag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remugia. Budget kasi, sino sama? Parang ano yan eh, isang daan yan. Napunta ang 5 piso o kaya 3 piso napunta sa Department of Justice at piso lang ang napunta sa Bucor. Samantalang, may mga gastusin na 5 piso nagpupunta sa pwede natin sabihin dito. O marami dito nagpupunta sa dredging. Diba? Baka naman pwedeng bawasan yung dredging, dagdagan natin yung pagkain ng tao. Zero sum yan eh. So, pagdating namin sa Kongreso ng budget next week, sa susunod na linggo, paliliwanag namin na yung ang pag-asa po namin dito para mapabuti namin ang buhay ng mga taong nakakulong, taong nakapiit, ay nasa kamay po ng Kongreso. Yan ang bahagi ng payag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Nakahanda umano si Relief Nabotas Chief of Police, Police Colonel Alan Umipig, na sagutin lahat ng mga ibinabato sa kanya kasunod sa isyong mistaken identity incident noong August 2, 2023 na ikinamatay ng menor de edad na si Jemboy Baltasar. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Vigan kay Police Colonel Umipig, pinabulaanan nito na inutusan niya ang team leader na si Police Captain Carpio na tanggalin sa listahan ang mga 11 pulis na kasama sa operasyon. Sa halip, ang mismong team leader ang nagdesisyon dahil wala naman daw talagang kinalaman ang 11 pulis dahil nagsilbi lamang sila na perimeter assistant sa nakapangyarihan ng krimen. Sinabi pa ni Umipig na hawak niya ang lahat ng dokumento na nagpapatunay kaya nakahanda siyang sagutin ng lahat nang itatanong sa kanya. Ipinaliwanag nito na ang mga nasabing dagdag na pulis ay walang involvement sa pagpatay sa menor de edad. Una rito, mismong si National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. ang nagkumpirma ng pagkaalis sa pwesto ni Umipig dahil sa insidente. Ginawa ko po ang lahat. Ginawa ko po ang dapat. At handa po akong sumagot kahit po saan kami magkarating. Lahat po ng dokumento, hawak ko po. Lahat po ng ibinabato nila sa akin. Lahat po ng ibinabato nila sa aking isyo. Kayo ko pong sagutin yan. Dagdag pa ni Umipig na nagpapasalamat pa sa kanya ang pamilya Baltasar dahil sa agaran niyang aksyon na kulong ang 6 pulis. Makikita ninyo na nagpapasalamat ang nanay at kapatid sa akin dahil sa aksyon ko. At pinaliwanag ko, kung hindi po ako gumalaw, hindi po ako naghanap ng dalawang witnesses ko na pulis, wala pong makukulong na pulis kaagad at wala pong may inquest. Umayag siya na eksklusibo naming makausap. Ginagalang niya raw ang desisyon ng PNP na tanggalin siya sa kanyang pwesto. Ganun naman po talaga upang maayos na maimbestigahan, upang malaman po kung sino yung may pagkakamali at may mga pagkakasala. Sinagot din niya ang lumitaw sa pagsisiyasat ng PNP Internal Affairs Service na may 11 pulis na hindi isinama sa ulat ng ground commander kaugnay sa operasyong nakapatay kay Jemboy. Paliwanag niya. Yung 11 na yun ay sila yung outer perimeter. So malayo po doon sa place of incident. Kaya nag-decision daw siya na ba't ko pa isasama sila? Yun po ang judgment niya. Yun po ang judgment niya. Hindi ko po pwedeng pangunahan yun. May aligasyon ding nakisuyo umano si Umipig sa ilang kaanak ni Jemboy na kuna ng video ang kanilang sarili na nagpapahayag ng suporta sa kanya. Ang sagot niya rito? Tinanong ko lang kung ano po kasi ang damdamin nila sa pagpunta-punta ko doon. Yun po yun. Kasi mahirap din naman po na lumapit ako sa kanya, sa kanila, kung hindi ko alam yung saloobin nila. Wala pang impormasyon kung sino ang kapalit sa nabakanting posisyon ni Umipig bilang hepe ng Navotas Police. Kumbinsido ang pamunuan ng National Capital. Kawawa naman yung binaril mga kaibigan, ano? Napagkamalan lang siya. Capital Region Police Office na lumabag sa Police Operational Procedure ang 23 pulis na votas kaugnay sa insidente sa barangay NBBS Kaungaran noong August 2 na ikinamatay ng teenager na si Gerard Jemboy Baltazar. Ayon kay NCRPO Director, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates, malinaw ang resulta ng investigasyon ng District Director ng Northern Police District na nagkaroon ng kapabayaan ang mga opisyal sa nangyaring operasyon. Nagsubmit siya ng kanyang investigation report yesterday, and so I acted on it.
perusal of these records, I concurred with the their conclusion as well as approved their recommendation. And one of the recommendation is the relief of the chief of police. Bukod kay Colonel Umibig, inalis din sa pwesto ang hepe ng Station Investigation Section ng Navotas Police na si Captain Juanito Arabejo at ang Chief Clerk na si Chief Master Sergeant Aurelito Galvez. Ganun din ang 19 na iba pang pulis na kasama sa operasyon. Tatlo yun sila for command responsibility and the lapses in the conduct of investigation. For the chief of police to fulfill or to supervise these investigators as well as the operation that was conducted yung August 2. While yung 20 is they were who are involved in the operation on August 2. So may mga lapses doon. Wala pa naman tugon si Colonel Alan Umibig sa ipinadalang mensahe ng UNTV kaugnay sa pagkakaalis nito sa pwesto. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, pinatalsik na kagabi August 16 bilang miyembro ng House of Representatives si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Formal na talagang silibak talaga si Teves, mga kaibigan. Magtatago kasi. Ibinaba ang expansion ni Teves sa Kamara matapos makuha ang botong 265 ng mga mambabatas na pabor dito. Wala namang tumutol at may tatlong nag-abstain. Bilang sa mga nasabing paglabag ni Teves ay ang kanyang pag-abandona sa kanyang trabaho bilang mambabatas, paglabag sa code of conduct at indecent behavior sa social media. Nagpahayag naman ang pagkadismaya ang abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio. Sa isang pahayag, sinabi niyang ang mga nangyaring proceedings sa House Committee on Ethics and Privileges. At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.